Hi guys, ngayong araw pala na ito, no, meron tayong gagawing vlog. Itong vlog na ito ay, bago ko umpisan, hindi ko muna hawakan itong cellphone, nalagay ko muna dun. Yun, no. Yun, nalagay ko muna dyan, ha. Yun, no. So yun, nalagay ko na dyan. Mag-umpisa na natin itong vlog na ito. Ngayong araw pala na ito, ang naisip kong vlog ay tungkol sa mga gustong makakuha dito. Ang tawag dito ay in-situ national certificate. Sa amin, dito sa amin, dito sa Iligan City, dito ko kinuha to, doon sa paaralan ng TESDA sa Ditokalan. Pero itong paper na ito, dito, hindi ko doon kinuha. Dahil ang kinuha ko lang doon is yung maliit na papel na nakasulat is competent for examination. Ibig sabihin ng competent ay pumasa ka sa isang assessment sa TESDA. Kaya yung maliit na paper na yun, yung competent, ibinigay ko sa Tubod dito sa aming lugar na to. At naghintay ako ng isang buwan, saka yun na nga, dumating din tong certification sa akin. Binalikan ko doon isang buwan mahigit. At yun na nga, nandito na ngayon. Kaya, yan. Pero kailangan mo muna talaga na mag-exam sa TESDA. Bago ka mag-exam, kailangan mo muna mag-aral. Kailangan mo tapusin yung pag-aral mo at saka hanggang sa dumating yung punto na meron na tayong assessment. At saka mag-assessment na, kailangan pasa rin o kailangan malagpasan mo yung pagsubok na yun para makuha mo ito. Dahil kailangan na kailangan to kung ikay mag-abroad. At pag mag-abroad ka, kailangan mo ng pasaporte. Yung pasaporte, ito pala ay meron lang tong 5 years expiration na. Nakuha ko to is 2010 eh. Na-expire siya 2015. 5 years, na-expire na siya. Ngayon, itong pasaporte, nung unang pasaporte ko is meron lang ding 5 years. Yung unang pasaporte. Ngayon, pangalawa ko is meron na itong, tingnan nyo, gano'n na siya kahaba ngayon. Hindi ko siya ma-expire. Yan. Yan, nakikita nyo. So, ma-expire siya 2029. Nakuha ko 2019. So, meron tayong 10 years. Yun. Sa Cebu ko siya nakuha. Yan. Yun. Pwede mo rin gamitin tong national certificate kapag nag-a-apply ka. Halimbawa, nag-a-apply ka ng merchandise. Yan. Pwede mo itong magagamit dahil na to nagpapatunay nga dumating ka na sa level ng, kasi yung mga merchandiser kinakailangan nila is yung mga dumating sa mga first year college, yung mga ganun, yung meron ka lang UR. Ito is yun yung purpose nito. Pwede ka din doon, pwede ka rin doon sa mga company na mga level O college. So pwede na din to. So, kailangan pumasa ka sa assessment sa TESDA. So, paano nga ba ako nakapasa sa TESDA? Ano nga ba yung mga ginawa ko sa TESDA? Ano nga ba yung mga ginagawa kong preparasyon? Ano yung mga ginagawa kong mga bagay-bagay na nakatulong sa akin kaya ako pumasa sa TESDA at nakamit itong in-situ na to? So, kung gusto nyong malaman, huwag kayong malisip. Pinapanood yung video na to. At sa mga baguhan dyan, manood na rin kayo. Sa mga gusto matuto dyan at sa gusto mag-aaral ng TESDA, lalo na sa inyo, huwag kayong umalis. Tutukan nyo na mabuti itong video na to, itong content na to, hanggang sa matapos, dahil talagang sasabihin ko lahat yung mga nalalaman ko, yung base sa experience ko kung paano ko nakamit to. Baka makatulong kasi sa inyo eh. Hindi ko lang alam kung talaga makakatulong, pero baka lamang makatulong. So panoorin niyo tong video na to, huwag kayong malis diyan. At sa mga baguhan, subscribe this channel and click the bell para update kayo sa mga content na mga gagawin ko pa katulad nito. So yun. So diyan lang kayo, huwag kayong malis. Ang kawawang cowboy. Yan, dito na muna tayo sa
mag-umpisa sa kalendaryo. Halimbawa, kung bakit nandito tayo sa kalendaryo kasi kailangan natin 'to. Halimbawa lamang, hindi naman 'to yung buwanan ng aking assessment, nasa mga October eh. Ito lang yung gagawin natin example. Halimbawa, yung assessment exam mo is nandito sa 24. Tandaan mo, nandito sa 24. Tapos nalaman mo na yan is dito pa lang sa 9. So meron kang mga mahigit 2 weeks, 'di ba? 9, bilangin natin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. So yan, 23 2 weeks na. So pag 23 pa lang, mayroon ka ng 2 weeks, 9 to 23, 2 weeks na yung nagiging preparation mo bago sa assessment. Sa mga araw na to, tandaan mo, kahit hindi buong araw kang mag-study, kahit meron ka lang mga 2 oras o 1 oras lang, palagay natin 2 oras, mag-study ka sa araw ng 10, 11, 12. Dalawa't bigyan mo ng dalawa-dalawa. Dahil para pagdating dito, may baon ka na. Malakas na yung loob mo, confidence ka na, saka talagang kaya mo nang sumabak sa giyera. Parang ganun. Kasi sa mga araw na to, kung hindi ka nag-prepare, talagang pagdating dito, meron ka mang maisasagot o meron ka mang kaalaman dyan, pero hindi talaga katulad ng nag-prepare ka. Talagang pag meron kang preparation, nakakabigay talaga yon ng kumpiyansa sa sarili mo. Katulad ng mga boxer, sa mga araw na hindi pa sila lumalaban, si Manny Pacquiao, palagay natin, sa araw na hindi pa lumalaban si Manny Pacquiao, sa araw na before pa yung laban niya, talagang bugbog sarado yan sa training. Bugbog na bugbog yan sa training. Kaya talagang dapat ganyan yung ginagawa, lalo na kapag ikay nag-aaral. Bago mo talaga makamit yung araw na yung talagang final na, isa before pa lang, meron ka ng mga ginagawang mga hakbang. So yun yung mga tip na ibibigay ko sa inyo sa about sa kalendaryo. Dito naman tayo. Yan. Hindi lamang sa pizza ka at sa mga preparation sa pag-study yung dapat mong i-prepare. Dapat yung tools mo rin. Yung tools mo, i-prepare mo yun dahil kailangan yan sa ating installation doon. Dahil hindi lang naman yung mga sagot, yung mga katanungan ang meron doon. Meron din doon mangyayaring napakalaking installation. At yun ang talagang napaka-importante. Kasi palagay natin sa amin dito, meron lang kami mga 20 question. Sa inyo, hindi ko alam kung ilan ang question sa inyo. Ang napakalaki sa amin yung aming preparation ng installation. Bibigyan ko kayo ng halimbawa ng aming installation. Ito yung preparation of tools. Ha? Kailangan meron ganito. Before and after. Before and the day of the exam. Kailangan meron ganun. At saka, hindi lang itong mga tools, pati yung mga materials. Dapat prepare mo na. Naka-ukit mo na yun lahat. Nakalista mo na yun lahat. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga halimbawa ng aming exam. Ayun, alay kayo. Yan. Dito naman tayo. Halimbawa, ito yung board. Yan yung kanto niya. Sa kaliwa, ito naman sa kanan yung kanto. At yan, ito yung ating ceiling. Kasi ngayon, meron sa EIM, sa Electrical Installation Maintenance, meron na kasi tayong, ganito. Ceiling. Sa amin, wala pa to. Ito lang talaga yung board meron kami. Ngayon, papakita ko naman sa'yo kung paano mo ilalagay dito yung solution mo at dito. Pamagitan lang ng papel. Halin kayo. Ayan, dito naman tayo sa papel na ito. Kung halimbawa ito yung ating board, itong buong papel na ito, yung dito. Ang gagawin mo muna, susukatin mo yung board. Ito, kotolo. Kung halimbawa meron siyang sukat dyan na 3 meters, 300 cm yan, divide mo yan ng dalawa, ang magiging sagot is 1.5, diba? So ngayon, pag nahanap mo na yung 1.5, halimbawa ito yung 1.5, ito yung center niya. Kailangan mo talagang kunin yung center ng board. Importante yun. Yan, nakuha mo na yung center. Tapos, pagkakuha mo ng center niya, yung meter base, dito mo ilalagay. Tandaan mo yan. Sa amin kasi ganun eh.
sa amin. Iwan ko lang sa inyo. Basta yun lang sa amin. Tuturo ko lang dito kung ano yun sa amin. Kung ano yun sa aking experience. Ngayon, dahil ano lang, exam lang naman to, meron lang kami nung isang breaker na ginamit. Isang breaker lang ah. Circuit breaker. Mga ano yun eh, 30 amps yung ginamit namin. Sample lang naman kasi. Exam lang naman to. Pero sa standard, dapat hindi lang isang breaker dahil marami yung gagawin mo eh. Ganito kasi yun eh. Dito sa amin dito, meron kaming tatlong ilaw. Sa tatlong ilaw, doon sa ceiling niya nakalagay ah. Kung EIM na, palagay natin doon na sa inyo. Sa EIM. Ito, palagay natin sa inyo na to. Ngayon, ang mangyayari nito, dahil tatlong ilaw, meron din tayong dyan. Utility na switch A, B, C. Trigang. Kapag ganyan trigang, ibig sabihin, bawat isa, kinokontrol. So, ganito yung mangyayari. Tingnan nyo na mabuti. Kung meron ng trigang dyan, kung makakaya nyo i-installar yung trigang, makakaya nyo i-connection yan, lalong-lalo na yung tugang at saka yung single switch. So, hindi na natin lalagay yung tugang at saka single switch. Diretso na tayo sa convenience outlet. Yung CO. Yan. Ito kasi yung ating lighting outlet. LO. So, yun. Meron din tayo ditong special purpose outlet or SPO. Special purpose outlet. Kadalasan dito is yung sa welding machine, ganun. At dito sa kabila, meron tayo ditong isang ilaw. Pero, kinokontrol siya sa three-way. Kapag three-way, tandaan nyo. Utility, 2. Dalawang pirasong utility. Hindi katulad ng trigang, isang utility lang. Saka itong ating convenience outlet, isang utility lang din. Yung SPO, isang utility lang din. Ito, ginagamitan to ng junction box. So, dahil 3 times 3. So, 3 junction box dyan. Ngayon, dito naman tayo sa... Sa amin, meron kasi kami dito doong stop-start. Stop-start. Na control circuit. Na meron kami ditong ano, contactor, main contactor, saka push button. Push button dito, PB, push button. Saka yung MC, main contactor. Saka meron tayong overload relay. Yun sa amin. So yan, kompleto na. Ngayon, from meter base to circuit breaker to junction box. Meron tayong junction box dito. Sa junction box dito, syempre, dahil ang labasan lang dito is nakuha niya na yung isa, apat lang yung labasan, di ba? So, gagamitin natin itong isa dito sa switches na ito. Pwede rin direkta ilaw. Pwede rin switches, pero nasa sa inyo na yun. Tapos, utility to ilaw. Ganun. Dapat mayroong buhay talaga, may makukuha siyang buhay. At itong isa dito, pwede rin ito gamitin mo, pwede rin dito ka mag-connect. Sa akin, dito na lang ka mag-connect dahil ito yung the best, dalawang check yan. Dahil dito, meron ka lang maibibigay na buhay agad. Kasi kung dito, itatravel mo pa yung buhay dito eh, pag dito yung pipe mo. So ito, pwede nang huwag mong gamitin to, ito lang gamitin mo. Ngayon, yung isang pipe naman niya, kapunta naman dito sa ating... yung main contactor. Meron tayo dito pipe papunta sa main contactor. So yun. Tapos yung ating, tandaan nyo yung trigang, meron din diyang pipe, pero hindi malalagyan to, kaya ang gagawin mo dyan, lagyan mo lang yung junction box dyan. Tara, ang sa dito ilagay mo sa trigang, yung dito ilagay mo sa convenience outlet para malinis. And dito, ilagay mo sa purpose outlet. So, yun. So, dalawang junction box yung nagamit. Saka yung dito, alam mo na, pipe lang na pumunta ng isang ilaw. Yung isang ilaw, papunta na yun. Kahit ganyan yung pagpiping mo, hindi ibig sabihin yan, series connection. Parallel connection pa rin yan. Sa pag-splicing mo na lang yun yan. So,
Katalasan talaga pag EC is parallel connection, ha? Wag kayo gumamit ng ano, series, dahil yung series sa mga ano lang yan, LED strip light, ano na yan, mga Christmas light. Kasi pag series kasi ginagamit mo sa dito, ginagamitan natin dito, eh ang mangyayari niyan eh pag nasira tong isang ilaw na to, itong lalo na yung itong umpisa, itong dalawa hindi aandar yan kapag series. Kaya paralel yung gamitin yung connection para talagang pag ito hindi na mag hindi magko-connect, hindi siya maiilaw, ito iilaw dahil hindi magdadamay, hindi sila madadamay eh. Sira siya, dito hindi sira. Kaya yun, ang gamitin natin yung parallel connection. So yun, ito yung halimbawa ha. Ito yung halimbawa, pag nakuha mo na yung ano, sukat, hanapin mo yung center, lagay mo yung meter base, circuit breaker. So, yun, ito mga litong mga guhit na to, yun ang ating PVC ha. So, kadalasan sa amin PVC eh. Kasi malinis tingnan yung PVC. So, yun, pag nandito ka na sa mga utility, meron dyang ano, mga connector, PVC connector. Yan, dito rin may PVC connector. Punta ng pipe to pipe. Ito, ang gagamitin mo dito, kung walang ilbo na ka nang nagawa doon, mag-ilbo ka lang, gumamit ka lang ng heat gun, pwede ring blowtorch, pwede ring ano yung tinatawag na karton, yung mano-mano lang, tapos mayroong apusporo or lighter. Dagkutan mo lang yung ano, apuyin mo lang yung karton, tapos halobin nyo na yung PVC, malalambotin yun. Kaya nga lang, pag karton yung gagamitin mo o papel, yung ating PVC, mangyayari yan, may itim na mangyayari. Pero, ganun na rin, kung wala kang choice. Pero kadalasan, sa amin kasi noon, meron kaming heat gun eh. Meron kaming heat gun para pang ano ng PVC. Kung wala kang talaga noon. At meron ding tinatawag na, kung hindi PVC yung gamit mo, meron din dong EMT pipe or REC pipe. Depende sa paaralan nyo eh. Kung meron ka nang kung EMT, meron naman diyang EMT elbow na buo na siya, meron ding REC na buo na din. Kapag REC ka talaga, bihira talaga mangyari dito. Pero kadalasan PVC or EMT. Or pwede ring flexible. Mangyari lang yung flexible hose. Mangyayari din yung flexible hose. Meron din ganun. Flexible hose. So yun ang ating examination sa ating. And dito pala, kung hindi mo alam yung stop start, eh meron akong tutorial doon sa ginawa kong video kung paano bumasa ng stop start. Nandun sa isa kong channel sa nasa Sanma TV DIY. Yung paano ang connection ng stop start. Meron akong ginawa doon na vlog. So yun. Pagkatapos mo naman dito, no? Pagkatapos mo ano yun na diyan, connect na yung mga PVC pipe mo. Katapos nang makaano diyan. Tandaan nyo lang na kailangan yung preparation bago yung exam, yung mga tools dito, yung materials dito pala na gamitin mo, dapat na-prepare mo na. Bilangin mo muna yung mga gagamitin mo, isang meter base, isang circuit breaker na may 30 amps, at saka dalawa yung junction box dito, saka pangatlo, pangapat, panglima, panganim. So, anim na junction box, utility, 1, 2, 3, 4, 5, so limang utility. Tsaka isang push button, isang main contactor na may overload relay, isa rin. So, ganun yung mga ano, yung mga pipe PVC o EMT yung gamitin mo o yung flexible hose. I-prepare mo na rin yung mga PVC connector. Talagang bawat pipe may dalawang PVC connector yan, kasi dito at saka dito PVC connector doon at dito dalawa. Talagang bawat may pipe na ano dyan, talagang tagdadalawa yan. Kasi yan yung sa dito sa junction box, papunta sa utility, yung utility to utility, ganun. Tagdadalawa yan, bawat pipe yan, dito, isa dito, isa dito, isa dito, isa dito, ganyan yan. So, maprepare ka rin ng mga tools bago yung, para pagdating ng araw ng assessment mo, ay ready ka na, ready. Bit-bit mo na, dadaladal, naano mo na yung mga materials na gagamitin mo. So, tuloy-tuloy na yung mga assessment mo. Kasi yung assessment sa akin eh, natapos ako, hindi pa nag 12 PM yung assessment sa akin yung panahon ko. Natapos lang ako mga 11 ano, mga 20 ba yun? Basta nasa baba ng 12 natapos na ako. Yung unang natapos nung hindi ko batch, nasa batch ano ko eh, batch
batch 3 yata ako eh. Yung mga batch na last mga batch eh, yung pinaka ma, pinaka mataas na record na nagawa, yung pinaka anong tawag doon, pinaka maagang natapos ng assessment is mga 3 p.m. ba yun o 4 p.m. Pinaka maaga na yun ha sa kanila. Yun ang pinaka top record. Pero nung ako na nag-aral na, nasira ko yung record na yun. Dahil ako yung pinaka ano na, iwan ko lang ngayon kung mayroon na ba naka break ng record na to. 11:20 pa lang eh, AM eh. Tapos na ako sa exam eh. Ganun kabilis yung assessment ko. Ganun kabilis. Dahil prepare of tools, prepare of materials, at saka yung sarili ko, yung handang-handa na talaga yung sarili ko. So ganun yung mga ibibigay kong tips sa inyo. Kung kayo rin ay gusto makakuha ng ganitong record, ganito ka-successful ng mga pangyayari sa assessment, eh, itong mga tips na sinasabi ko sa video na to, sundin nyo lang yun. Talagang may mangyayari sa inyo sa assessment. May good news na mangyayari. Talagang nakakatulong. At maaaring maipasa nyo pa yung assessment nyo. Yung mga connection pala nito, meron akong mga tutorial nun. 3-way, 3-gang. May tutorial ako yan. Hanapin nyo lang sa video ko. O sa ibang mga, mag-search lang kayo, huwag kayong maging tamad. Huwag kayong tamad, mag-search lang kayo. Paano ang 3-way connection, paano yung 3-gang connection. Kasi hindi ko lang sabihin dito dahil mababa na talaga yung video na to. Ang sinasabi ko lang dito, yung preparing of tools, the date, the exam, before the exam, mga gagawin nyo sa mga araw na wala pa yung mga assessment day. Wala pa yung assessment din nyo. So yun lang yung mga, nandito muna sa, ano, dito. Balik muna tayo doon sa aking in-situ para mas talaga maingan nyo kayo kung paano at saka paano makakuha ng ganun. Talagang mapaprosigido kayo kung paano makakaroon ng ganun. Dahil napakaganda sa mata eh. Tara. Ito naman tayo. Itong in-situ na nakuha ko, no? National Certificate, no? Bago ko pala na-proceed yung nasa board, yung energized system, bago ko na-proceed yun, may katanungan nangyayari. Dito sa amin, sa paralan namin dito sa Iligan City, may katanungan nangyayari na mga higit 20 question. Sa 20 question na nangyayari na yon, about electrical lang yon, ng mga tanong na yon. Kailangan mo masagot lahat ng yon. Dahil kapag hindi, eh hindi mo mapoproceed yung nasa board. Sayang lang yung efforts mo na ginawa doon sa board. Dahil pag bagsak ka na sa question, bagsak ka na rin. Bagsak na, hindi mo na kailangan galawin pa yung board mo. Dahil kung hindi mo nasagot yung tanong, ano pa kaya yung nasa board, di ba? Yun yung sa amin, sa paralan namin dito. Iwan ko lang sa kung ano sa paralan nyo, kung pareho magkapareho lang ba. Pero sa amin, dapat talaga yung question pa lang, eh, masasagot mo na. Kaya mag-aral ka talaga. Meron, ipinakita ko na kanina, yung mga, sa kalendaryo, yung mga araw na bakante, meron kang mga higit 2 weeks, di ba? So sa 2 weeks na yun, kailangan mag-study ka nun. Para yung mga question na mangyayari sa panahon ng assessment mo, eh masasagot mo. Para, kung alimbawa pareha tayo ng ano, stricto ng ating paralan, pag hindi ka nakapasa, hindi mo proceed yung ginawa mo sa board, sayang lang yung efforts mo doon, kahit tama pa yung nasa board mo, eh mamali ka sa question, eh, talagang mababagsak ka. Ang mangyayari, retake ka na naman ng exam, magbabayad ka na naman, another naman namang perang lalabas. So kailangan talaga, para hindi ka na magre-retake, hindi ka na mag-re-exam dyan, pasarin mo yung question, at saka pagbutihan mo yung pag-i-installar sa board, o ano yung mga ginagawa sa board, yung mga proper standard, quality, sa yun ang mga gagawin mo. Dahil talagang hindi mo makukuha to kung hindi mo pagbubutihan. Yun ang ginawa ko noon eh. Bago nga pala ako, bago yung araw na dumating, ang yung preparation na ginawa ko noon, hindi lang naalata ng iba, yung mga kaklase ko, pero grabing preparation na ginawa ko noon. At yung araw na mismo, yung exam day ko na, yung assessment day ko na, ang ginawa ko noon ha, panay yung dasal ko noon. Bago ko hinawakan yung tools, yung materials, panay yung dasal ko noon. Dasal lang talaga, saka paniniwala na kaya mo. Saka yung mga pag-practice mo, yung pag-study mo, yung preparation mo, yun yung nagbibigay sa inyo ng lakas, saka yung dagdag kaalaman, saka nagiging good yung resulta, nagiging positibo yung nangyari lahat, at saka kaya mo nagiging nakaya ang mga pagsubok na andun sa assessment na yun. So yun, pinalad tayo,
nakuha ko na nga to. At yun na nga, nagamit ko to sa mga ilan na yung mga pinaplayan kong trabaho, ilan na yung experience ko nakukuha dahil din dito. At dahil na din sa TISDA, dahil na din sa kaalaman ko dun sa TISDA. Dahil kung hindi ako nakapag-take ng TISDA, talagang takot talaga ako sa kuryente. Nakuryente na ako nun eh, hindi pa ako nag-aaral. Hindi ko nasasabihin dito kung ano yung nakakuryente sa akin. Kasi talagang, ano eh, ilang buhay ko na to. So yun. So balik tayo sa dito. So yun ang ano, ituro ko na ba sa inyo lahat about sa preparation, sa araw, sa tools, at lalo-lalo na sa ating halimbawa yung board, di ba? Yung talagang may board mangyayari. Meron tayong board sa paralan natin, doon natin i-screw yung mga meter base, panel board, utility, junction box, mga ganun, mga PVC, lagyan natin yun ng mga kadalasan, pag mga ganun, mga board, maliit lang naman yun, hindi na natin lalagyan yung mga C-clamp yun. Ang meron lang doon, PVC connector, mga flexible connector, o ano pa mga ginagamit mo doon. So, yun yung mangyayari sa mga assessment na day mo. Kung ikay nagtitake na assessment sa TISDA o nag-aaral sa TISDA, kaya kung napanood mo tong video na to bago ka nag-take ng TISDA, good for you. Dahil meron ka ng dagdag kaalaman sa iyong sarili. Tsaka kung ikay gusto rin mag-aral, eh, meron ka ng isang matibay na nagagawa na sarili mo dahil napanood mo na tong video mo na ito at nakakabigay ito ng ano sa inyo. Mga konting mga tips para ikay magiging ano, mas may alam sa assessment day. Kasi kung hindi ka nakapag-ready, talagang hindi ka nagdarasal, talagang parang manghihina yung sarili mo, bigla kang walang lakas, bigla kang walang alam, bigla kang nawawala, may mental block ka. Kaya preparation is good for you and dasal. Talaga itiwala sa sarili mo na kaya mo. Dahil yun yung mga ginagawa ko at yun na nga, nakamit ko na ngayon. Saka yun na nga, lagpas na ako dun, tapos na ako dun. So, graduate na ako dun. So, ibig sabihin dun, iba na naman yung mga tatahakin kong mga pagsubok sa buhay. So, hanggang dito lang tong video na to dahil mahaba-haba na rin tong video na to. Ayaw mo kalimot, don't forget to subscribe and click the bell para update kayo sa mga video ko pang mga gagawin katulad nito. Sana'y nakatulong itong video na ito sa inyo. So maraming salamat. Hanggang sa muli.